ang pagkadiskubre ng mga taong kuweba sa Pilipinas, ang kwento ng tribo ng Tasaday. Sa kabila ng unti-unting pag-unlad ng ating pamumuhay dito sa Pilipinas, ay mayroong di umano isang tribo ang nananatiling primitibo at namumuhay pa rin sa mga kuweba. Kung totoo ito at kung paano sila nadiskubre, ayan ang pag-aaralan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit ang bell para sa mga bagong kaalaman araw-araw. Ang mga caveman ay mga prehistorikong mga tao na maaaring nabuhay daw noong panahon ng Paleolitiko o mas kilala din bilang panahon ng bato. Ang mga caveman, ayon nga sa kanilang pangalan, ay mga naninirahan sa mga kuweba at nakakagawa at nakagagamit ng mga kagamitan na gawa sa bato at ilang mga buto ng mga hayop. Sa Pilipinas nga, noong taong 1971, sa panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, kung saan ang Pilipinas daw ay masasabing isa sa mga bansa sa Asia na papaunlad, ay nakadiskubre daw ng isang tribo na nananatili pa rin namumuhay sa primitibong pamamaraan at nakatira pa rin daw sa mga kuweba at hindi man lang daw nakitaan ng pag-unlad ng sibilisasyon. Noon ngang 1971 ay nadiskubre di umano ng isang mangangaso ang tribong ito na ipinagbigay alam naman niya kaagad sa isang mayamang negosyante na si Manuel Elizalde Jr. noong Hunyo ng taong 1971. Si Manuel Elizalde Jr. ay isa ring antropologo o isang siyentipiko na nag-aaral sa pamumuhay, pag-uugali at iba't ibang cultural pattern ng mga tao sa nakaraan at maging sa kasalukuyan. Noong taong 1971 nga, ay ipinakilala sa buong mundo ang primitibong tribo daw ng Tasaday na naninirahan di umano sa kagubatan ng Mindanao. Ang tribo daw ng Tasaday ay binubuo ng 6 na pamilya na nasa 27 katao suma total. Ayon kay Elizalde, ang tribo daw ng Tasaday ay napag-iwanan na ng panahon. Wala daw nakakaalam sa kanilang pamumuhay at naninirahan lamang sa mga kagubatan at kuweba sa Mindanao at walang kaalam-alam sa pag-unlad ng ating bansa. Ang tribo daw ay mapayapang nabubuhay sa pangangaso sa kagubatan at walang kahit anong kaalaman sa agrikultura. Sila ay pinaniniwala ang mga huling bakas ng panahon ng bato at isang mahalagang diskubre ng sangkatauhan. Kaya naman, agad itong pumukaw ng atensyon ng mga media at siyentipiko sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Sa katunayan, pati ang National Geographic ay sumulat ng isang cover story tungkol sa tribo ng Tasaday at naglaan ng 32 pahinang artikulo ukol nga dito, kasama ang mga full-size images ng isang batang Tasaday na ang pangalan ay Lobo. Ang veteranong photographer at manunulat na si John Nance ng National Geographic ang sumulat ng artikulong ito at inilarawan nga niya ang kanyang first-hand experiences sa pakikisalamuha sa tribo ng Tasaday. Ang cover story na ito ay may pamagat na The Gentle Tasaday. Di nagtagal ay lalong dumami pa nga ang mga foreigners na gustong sumulat ng istorya tungkol sa Tasaday. Upang hindi daw magambala ang pamumuhay ng tribo, ay napagdesisyonan na isara ito sa publiko. Kasabay ito ng pagdedeklara ng martial law sa panahon ni Pangulong Marcos. Noong 1976 ay isang presidential decree ang inilabas upang pangalagaan ang tribo ng Tasaday kasama ang 46,299 acre na lupain laban sa maaring eksploitasyon dahil sa mga illegal logging at pagmimina.
Si Elizalde daw ay nakalikom ng halos 35 milyong dolyar para sa pangangalaga nga ng tribo ng Tasaday. Bakit sinasabing ang tribo daw ng Tasaday ay gawa-gawa lamang ni Elizalde at ng Rehimeng Marcos upang pagtakpan nga ang pagmamalabis dulot ng martial law? Kasabay ng pagpatalsik sa kapangyarihan ni dating Pangulong Marcos ay nawalan din ng otoridad si Elizalde sa paghigpit sa tribo ng Tasaday. Noong 1983, si Elizalde daw ay nang ibang bansa at bit-bit di umano ang mga pera na para sana sa tribo ng Tasaday. Ang pagkawala ni Elizalde ay nagbigay naman ng oportunidad sa ilang mga journalist upang balikan ang kwento ng tribo ng Tasaday. Isa na rito si Oswald Eaton, isang Swiss journalist. Laking gulat niya na ang sinasabing mga primitibong tao ng ay mga naninirahan pala sa kubo, hindi sa mga kuweba. Nakadamit ng mga kaswal na kasuotan at hindi mga dahon. At higit sa lahat, sila pala ay marunong magsaka, taliwas sa unang kwento ayon kay Elizalde. Ayon sa report ni Eaton, ay pinilit daw ni Elizalde na magpanggap ng mga caveman ang mga Tasaday kapalit ng pera. Ang diskubre ni Eaton ay muling bumuhay sa kontrobersya kung totoo nga ba o gawa-gawang kwento lang ang tribo ng Tasaday. Upang mapatunayan, makaraan lamang ang ilang linggo ay bumisita ang grupo ng mga German journalist upang pag-aralan ang mga Tasaday. Laking pagtataka nila na muling bumalik sa kuweba ang mga Tasaday. Ayon sa ilang mga larawan, may mga ilang miyembro ng Tasaday na nakasuot nga ng dahon, ngunit makikita pa rin ang parang mga underwear na natatakpan ng mga dahon. Ayon sa mga manunulat na ito, may mga nakausap daw silang mga Tasaday na nagsabing sila daw ay nagpo-post ng nakahubad at nagkukunwaring mga caveman kapalit ng mga pagkain, proteksyon laban sa kaaway na tribo, at higit sa lahat, pinangakuan daw sila ng isang helicopter. Muling bumalik si Elizalde sa Pilipinas at itinanggi ang mga paratang sa kanya. Ang mga aligasyon daw na ito ay mga kasinungalingan lamang ng mga illegal loggers at maging ang mga merong political na agenda sa lugar. Ayon sa ilang pag-aaral, ang Tasaday daw ay hindi isang primitibo. Sila daw ay mga humiwalay na grupo ng mga Manobo at Tibuli, maaring 150 taon na ang nakalilipas. Imposible din daw na wala silang alam sa agrikultura, dahil 3 oras na lakaran lamang ang pagitan ang susunod na bayan at maunlad ito sa agrikultura. Ang pagiging caveman din ng mga Tasaday ay hindi rin tinanggap dahil kulang ang mga ebidensya na matagal na silang naninirahan sa kuweba. Upang matapos nga ang isyong ito, kung totoo ba o hindi ang tribo ng Tasaday, ay pumagitan na ang American Anthropological Association at inatasan si Thomas Headland upang manguna sa imbestigasyon. Si Thomas Headland ay mahigit 20 taon nang naninirahan sa Pilipinas at isinulat nga niya ang Tasaday Controversy, Assessing the Evidences noong 1992. Ayon kay Headland, ang kontrobersiya daw tungkol sa tribo ng Tasaday ay halong totoo at halong gawa-gawa lamang. Totoo daw na mayroong tribong Tasaday at namumuhay sa kagubatan ng Mindanao. Ngunit, ang kwento na sila ay primitibo ay isang eksagerasyon at gawa-gawa lamang. Marami ang nagsasabing gawa-gawa lamang ng Rehimeng Marcos ang kwentong ito upang maagaw ang Saba, upang magsilbing ebidensya na meron ng mga Pilipinong namumuhay at naninirahan sa lugar na iyon noon pa man. Sa likod ng kontrobersiyang ito, isa lang ang naging malinaw na kwento ayon sa ilang miyembro ng Tasaday. Mas lalong naging mahirap at naging komplikado ang kanilang pamumuhay dahil dito.
Ikaw, ano ang iyong opinyon tungkol sa kontrobersiya kung gawa-gawa lamang ba ang isyu ng tasaday? Maari mo nang isulat ang iyong mga comment at ibahagi ito sa mga nakararami. Maari mo ring mabasa sa mga link na nasa description box ang mga articles tungkol dito para sa mas malalim na pag-aaral. Maari mo ring panoorin ang mga naunang episodes ng Philippine Mystery Series. Maraming salamat! Paalam!